Mas maliit na raw ang espasyong ginagalawan ngayon ng Maute-ISIS sa pagpapatuloy ng opensiba ng tropa ng militar sa Marawi. 10 umano'y terorista ang napatay ng militar kagabi sa Lake Lanao. Sa Saklolo raw sana sila sa mga kasamahan nilang nasa sentro ng bakbakan doon. Live mula sa Iligan City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Kara, nasa 98 days na nga no, itong nagaganap na bakbakan sa Marawi at ayon sa militar ay posibleng umabot pa ng 2 hanggang 3 linggo bago tuluyang masabi na talagang natalo na nila, nagapi na nila itong Maute group. Ganun pa man, mas mabilis na raw ngayon yung sinasagawa nilang tearing operations at pagbawi sa iba't ibang mga gusali no, sa loob ng Marawi at kabilang nga po sa kanilang nabawi yung St. Mary's Cathedral. Sa videong ipinakita sa media ng Western Mindanao Command kanina, makikita ang epekto ng gera sa cathedral na pinagsilbihan ni Father Chito Sunganob bago dukuti ng grupo kasama ang iba pang parishioners noong May 23. Matatanda ang kinunan pa ng Maute ng video ang pagsira sa mga imahen at panununog sa simbahan. Kahit ang Grand Mosque na ginamit ng mga terorista para makapagkubli sa mga puwersa ng gobyerno, hindi nakaligtas sa paninira ng Maute. Naghukay doon ang mapagtataguan ng Maute group na may lalim na 7 feet. Pinagbubutas din nila ang pader para gamitin sa pakikipagbakbakan sa tropa ng gobyerno. May natagpuan ding suicide vest o vest na tinataniman ng bomba at sinusuot ng tao. Nagtanim din daw ng bomba ang Maute para hindi agad makapasok ang mga sundalo. At dahil sa mga tinanim na bomba, kailangan ng tulong mula sa mga dayuhang eksperto. We need yung ano, mga metal detectors and also some expertise from other foreign ano, foreign countries. Maybe we will be asking for help for assistance so that we can have yung tinatawag nating systematic clearing. Ipinakita din ng Marawi PNP ang donation box ng Islamic Center na ninakaw umano ng Maute at natagpo ang walang laman. 10 terorista naman ang patay kagabi habang namamangka sa Lanao Lake upang pumasok sa war zone at saklulohan ang mga kasamahan. Nasa 400 hanggang 600 square meters na lang daw ang ginagalawan ng mga terorista. Nakapaloob dito ang 3 moske at ilang gusaling kontrolado pa ng grupo na nasa 40 hanggang 45 katao na lamang daw. Nasa 56 daw ang hawak nilang bihag. Ayon kay Galvez, nasa loob pa rin umano ang leader ng grupo na si Istilon Hapilon na batay sa larawang inilabas ng ISIS ay kalbo na ngayon at may hawak na armas. Karamihan daw sa magkakapatid na Maute ay posibleng patay na. At ngayon namatay din sa karamdaman ng kanilang amang si Kayamora, naka-alerto ang gobyerno sakaling gumanti ang grupo. All of the West Mekong AOR were now placed on a vigilant alert. For any you know, any sympathetic attacks coming from the Maute. There are reports na si Abdullah is wala na, si Omar na lang yung natitira doon sa loob. Yesterday, we are still validating kasi meron kaming nahiringan na may namatay na Omar sa loob. Kanina, 35 batang may edad 7 hanggang 13 ang inhatid ng kanilang mga magulang sa Lanao del Sur Capital. Sila ang mga batang napiling mag-educational tour ng 5 araw sa Maynila para mailayo muna sila sa karahasan sa kanilang lugar. Ayon sa Joint Task Force Marawi, bibisitahin ang mga bata si Pangulong Duterte sa Malacañang at pupunta rin sa iba pang mga pasyalan. Sasabihin ko po sa mahal kong Pangulo, sana po matapos ang gulo sa Marawi at saka mabigyan ng hanap buhay ang magulang ko. Sana mabalik yung pag-aral namin sa Marawi. Kara, iniimbestigahan naman ngayon ng mga otoridad ano, yung bumagsak na tatlo na M203 grenade doon sa paligid ng Amay Pakpak Hospital na naging sanhi naman para mabahala yung mga hospital staff. Ang tinitingnan ngayon ng mga otoridad ay kung ito by friendly fire o kung isang uri ng harassment na naman mula sa Maute group. Kara? Alright, Sandra, sinabi mo na ang mga hostages na hawak pa nitong Maute ISIS ay nasa
56 kung tama yung aking pagkakarinig, pero nasa 40 to 45 na lang yung Maute-ISIS. Ano yung nagiging problema, bakit hindi nare-rescue kaagad itong mga hostages? Kasi if you have 50 plus hostages tapos 40 na lang sila, I'm sure mas mahirap kumilos ngayon for the Maute-ISIS na bringing all those hostages with them. Oh, tama yan, Kara, no? Bagamat syempre talagang yung Maute-ISIS ang pagtingin, no, ng mga ordinaryong tao talagang matatapang ito, very fierce, heavily armed, at kaya nga doon sa punto na mas marami pa nga yung hostages, mm-hmm, kung maituturing, no, kumpara doon sa bilang ng kanilang captors, effectively nagagawa pa rin talaga ng Maute group na itago, no, yung kanilang mga hostages. Ang hinala ng AFP ay sila ay nasa basement, mm-hmm, at sa tingin ng AFP ay talagang ginagwardyahan ng husto ng Maute group, dahil kung tutuusin parang ito yung alas din nila, no, kaya rin sila hindi talagang ma-assault ng todo-todo. Mm-hmm. One is di umano sila ay posibleng nasa loob ng mosque, at ganun din meron silang hawak ng mga bihag, Kara. Okay, Sandra, paano naman nakakasiguro yung mga sundalo, yung AFP, although sinabi nila vine-verify pa nila ito, vine-validate pa nila yung kanilang information na patay na yung ilan sa mga kilalang leader ng grupong Maute-ISIS? Hoy, na sinasabi nila, no, na dun daw sa magkakapatid ang naririnig na lamang nila na nandyan pa talaga ay yung si Omar, bagamat meron ding isang nagngangalang Omar na namatay recently. Mm-hmm. Pero ganun pa man, Kara, syempre ayaw nila talagang sabihin ng derecha na naniniwala silang patay na nga itong mga to, kasi in the past napabalita na rin silang, right, namatay na, no, like halimbawa yung nababanggit na si Madi, si Abdul, si Omar, napaulat na rin noon na namatay na sila tapos buhay pala, at ngayon patay na naman. So sabi nila, syempre nag-iingat din sila sa pagsasabi, talagang naniniwala silang patay ang mga ito. Pero ang pinaka-indikasyon daw nila, Kara, ay doon sa kanilang intel, syempre meron naman silang intelligence, no? Tapos ang napansin daw nila ay hindi na nababanggit ang presence ng iba pang mga kapatid, at tanging yung Omar na lamang yung nababanggit nitong mga nakaraang mga araw. Mm-hmm. Kara? Mm-hmm. At sa tingin ng AFP, hanggang kailan pa magtatagal itong bakbakan sa Marawi? Sabi nila, hopeful sila na kaya nila by the end of the month. Sinabi nila yan around last week, ano. Pero ngayon, nagpasabi na rin sila na tingin nila mga 2 to 3 weeks pa bago nila masabi na patapos na talaga o tapos na itong gera. Ang pinag-uusapan na lamang daw, Kara, ay tatlong mosque at saka mga buildings. Pero may isang mosque na masasabing prominent in the sense na may kalakihan siya, meron siyang basement, tapos di umano ay merong sighting ng leader ng Maute group. Kaya yan po mga bagay na yan yung mga kinukonsider nila, no, sa pagsasabi nila kung sa tingin ba nila ay gaano patatagal ito ang labanan na ito sa Marawi. Alright. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.